Ipinadala ng Israel ang pinakamabilis na barkong pandigma na tila halimaw sa dagat sa Pilipinas. Formal na sinalubong ng Philippine Navy, PN, nitong Martes ang dalawang brand new, missile-capable na si Shaldag MK-V Fast Attack Interdiction Craft Missile, FAICM, sa seremonya ng pagbibinyag nito sa punong tanggapan nito. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief of Staff Lt. Gen. Si Bartolome Vicente Bacaro ang pangunahing tagapagsalita. Kasama niya ang kanyang asawang si Soledad bilang lady sponsor na nagpasimula ng tradisyonal na pagbabasa ng bote ng alak sa FAICMS. Kasama ng hepe ng militar ang Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Edluis Bordado, iba pang matataas na opisyal ng AFP, at mga kamag-anak ng mga pangalan ng mga barko. Pinuri ni Bacaro ang milestone na ito sa AFP Modernization Program na palakasin ang ating naval capability sa littoral defense at maritime interdiction operations, at pati na rin ay tiyak na isulong ang ating Self-Reliant Defense Posture Program upang gawin ang ating sandatahang lakas sa mga bansa sa rehiyon. Ang mga patrol boat na ito ay makabuluhang magpapahusay sa ating panlabas at panloob na mga operasyon sa pagtatanggol sa mga tuntunin ng pag-secure ng ating mga hangganan laban sa mga dayuhang panghihimasok, at sa pagbibigay ng suporta sa digmaang pandagat sa ating mga kawal sa lupa sa panahon ng pagsasagawa ng magkasanib na operasyon, dagdag niya. Ang unang dalawang sasakyang pandagat ng Acero-class patrol gunboat ay pinangalanan sa parehong mga bayani ng Philippine Marine Corps at Medal for Valor recipients, ang Yumaong Private First Class Nestor F. Acero, at ang Yumaong First Lieutenant Lolinato G. Toong. Malapit nang italaga ang BRP Nestor Acero, PG-901, at BRP Lolinato Toong, PG-902, ay bahagi ng siyam na Shaldag MKV na kinentrote sa Israel Shipyards Limited na may aprobadong budget na 10 na bilyong piso kasama ang missile at weapon system. Tatlo pa ang nakatakdang ihatid simula ngayong taon habang ang natitirang apat na unit ay itatayo sa PN Shipyard sa Naval Station Pascual Ledesma, Cavite City, sinabi ng AFP. Ang 32-meter, high-speed na sasakyang ito ay nilagyan ng mabilis na kakayahan sa pagharang, remote-stabilized na mga armas, at short-range missiles na may kakayahang maghatid ng mga precision strike laban sa mas malalaking pagalit at mataas na halaga ng mga target sa lupa o dagat, ayon kay Bordado. Sa pagbanggit sa heograpikong configuration ng Pilipinas na nailalarawan sa pagiging malapit nito sa mga pangunahing rehiyonal na sea lane at pinagtatalunang katubigan at ang komplikadong archipelagic at porous na kalikasan nito, binigyang diin ni Bordado na, ang mga bagong FAICM vessels ay idinisenyo upang pahusayin ang kakayahan ng Navy sa pagtugon sa mga banta sa loob ng ating natatanging archipelagic composition, sa parehong oras, protektahan ang aming mga interes maritime sa isang mabilis at tumpak na paraan. Ang pagkuha ng mga sasakyang pandagat ay isang malaking hakbang sa patuloy na pag-upgrade ng kakayahan ng Navy upang makamit ang isang minimum na kapanipaniwalang posture ng depensa at upang igiit ang higit na kahusayan sa pagsasagawa ng iniutos nitong gawain, sinabi ng hepe ng PN.